Masaya dahil niloob ng Diyos na tayo ay pagsamasamahin upang sa ganun ay suwabe yung salita ng Diyos. So, ganun pa man, kinakailangan natin yung purpose ng unity. Kasi napakamahalaga na dapat nating pakatandaan na tayo sa mga huling panahong ito ay hinugot doon sa ibang pagkakaisa. Kailaman kanya-kanyang pagkakaisa. So ever since na ang tao ay gustong magkaroon ng unity, simula pa lamang sa Genesis chapter 11, sinikap ni Nimrod na pagkaisay ng tao sa pamamagitan ng politika at reliyon. Bagay na hanggang sa kasulukuyang panahon, makikita natin itong huling panahon ng Laodicea ay sinikap din ng tao hanggang ngayon. No, nang lalo na simula ng 1948 ay nilikha ang World Council of Churches para pagkakaisahin yung mga tao sa tinatawag nating mga Protestante. No? At sa pamamagitan ng Second Vatican Council to, gusto ko lang po mag-kunting timeline ng ating pong biblical timeline para masunda natin yung tinatawag nating biblical prophecy. Kasi kinakailangan yung salita ng prophet na lagay natin sa tama at sundan natin sa mga kaganapan sa kasalukuyang panahon. Upang malinaw, hindi tayo nag-aaway-aaway, naglalaban-laban, kundi nagkakaisa tayo dahil alam natin nagaganap ng mga bagay. Amen ko ba? So, nakita natin ang pagkakaisa ng tao hanggang sa dumating yung Second Vatican Council II. Naalala ko ninyo kung sino nakalang na history. Ay pinag-isa ang Protestante at Katolisismo. At ito ay nagbunga ng tinatawag nating Charismatic Movement. Kaya may El Shaddai, may kung ano-anong Shalom. Ang nangangaral ay Protestante pero nasa ilalim siya ng Katolisismo. Pagkatapos, dumating ang pagkakaisa ng Evangelicals, kaya ay pinanganak ang Born Again Movement. Ang Born Again Movement is a movement. This is organization, organized by people. Sabi ni Brother Branham, kapag nagka-organisa ng tao, lumalabas na ang banal na espiritu. Yes. Ako po ay bunga ng isang malaking denominasyon. Pero nung kinatok ako ng mensahe, that was 2007, ay umalis po ako at napunta ako sa isang sinatabi nating katawan na unti-unting iniipon, binubuo ng ating Panginoon sa mga huling kapanahonan. That's why nandito tayo bilang mga ministers at pastors na kung saan sa pamamagitan ng ating mga congregation ay unti-unti nating inilalagay, ipinaposisyon ang mga tao doon sa isang wangis at larawan at yan walang iba kundi si Kristo. Tandaan natin, bahagi lamang tayo ng isang katawan. Kaya Daniel chapter 9:27 ay nagaganap ngayon. Hindi ko nilig sa atin yan. Doon sa nag-aaral ng 70 weeks of Daniel, ngayon ay nagkaisa na. No? Religion, nagkakaisa na noong 2020 September sa The Hague, Netherlands, ay nagkaisa na, nagkaroon na ng one world religion. At makita po natin na nagkaroon na rin ng political unity that was in 1948 sa United Nations. So lahat na sa panahon na ito, mga kapatid, habang ang mundo ay nagkakaisa laban sa Diyos, tayo naman ay iniaalis sa mga organisasyon para pagkaisahin sa isang katawan na ito lang iba kundi yung katawan ni Kristo. So, magbabasa po naman ako no, ng Ephesians chapter 4 verse 13. Makikita po natin bakit ang bagal ng pagkakaisa natin. Kasi may panuntunan ng Panginoon. Sabi ko rito sa verse 13, till we all come in the
and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, ang perfection pala ng isang church. Tayo ay church, di ba ba? Tayo ay idadalhin sa isang iglesia na katawan ni Kristo. At tayo mga iglesia, kinakailangan ang perfection ay mapunuan natin ang measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro. Sabi nga kanina dito, ang tanda na natin, isip bata pa. Kasama po yun, no? Kaya pagtsagaan natin, mahalin pa rin natin sila. Kasi hindi tayo pariho ng sukat. Kaya kailangan, di ba masaya din naman kasama sila? Hallelujah. Okay, so, to and fro carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness. Kaya open po rito kung anong pananaw mo, anong paniniwala mo. Open yes, dito. Amen. Kasi ito yung lugar ng correction. Amen. Ito yung lugar ng pag-ayos. Tama. Ito yung lugar na pag-correct. Kung tama ka, ay di, praise the Lord. Kung hindi, pero kailangan mo magpa-correct. Amen. Para makasama tayo bilang isa sa form ng ating Panginoon. Kaya by the spirit of man and carrying craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things which is the head, even Christ. Nag-usapan natin ang pag-ibig. Punta tayo sa Joel chapter 1, verse 4 ba yun? Pinag-usapan ang apat na uri ng hayop. At sa pag-aaral natin ng the seven church ages, itong apat na hayop, ito yung pumasok, ito yung sumira do sa tree of, ang tawag dito? Tree of the bright tree. So, sinira, una, anong una na sira? Yung bunga, which is love. Amen? Pangalawa, yung dahon, fellowship. Pangatlo, yung doctrine of the apostle. And pangapat, yung pure word. So makikita natin, ano? Pagdating sa Joel chapter 2, verse 25. Kasi, the purpose of oneness or unity ay ang pagkaisahin ang talagang binhi. Taglay na binhi ni Kristo. Eh sa panahon ng pagkakaisa ng mga reliyon, makikita natin mayroong UPC, United Pentecostal. Meron din United Methodist. Sila-sila nag-unite. Pero ang pagkakaisa na ating tinutukoy ngayon ay ang pagkakaisa bilang wangis ng ating Panginoon. Kaya meron tayo kanya-kanyang kaloob na kailangan magkaroon muna ng tinatawag na pagkakaisa dito sa tinatawag natin. Alam nyo, sa Joel chapter 2, 25, hindi po pag-ibig ang unang ni-restore. Basahin nyo po, ang Palmer War ay nasa hulihan. Kasi ang unang ni-restore ay yung fellowship. That's why nandito tayo ngayon. To have fellowship to one another upang maayos natin ang gusot. Pagdating po doon sa tinatawag nating doctrine of the apostle. Kasalamat mayroong propeta sa huling panahon upang ang hiwaga na hindi nabanggit doon sa mga nakaraan ay binuksan sa atin just for restoration sake. Kasi bakit? Ang unity ng ang pagkakaisa ng bawat iglesia sa mahuli kapanahonan ay ibalik tayo sa original na iglesia na naitanim noong 33 AD. Amen? O ang Diyos ang nagtanim ng palay, ang ina-expect niya sa huling panahon, palay din. That's why mayroong former rain and latter rain. Kailangan ibuhos ang huling ulan, which is nangyari noong 1906.
sa panahon na kung saan ay gumuslik doon sa Azusa yung banal na Espiritu yes. para ihanda ang pagdating ng propeta. Amen. Amen. Kaya sa pagdating ng propeta, naunawaan natin bakit may Holy Spirit na. At kung paano nabuhay ang mga nauna sa atin, yung original church, the same pattern, the same image, the same likeness, dapat ang makita sa atin. Amen. Hallelujah. So we are on the process, brothers and sisters. Ay, brothers, sisters. Lahat na sisters. Mga brothers, mga kapatid ko. Kaya hindi pa tayo nagkakaisang tunay. Kaya magugulat tayo, no? I have been and many known talagang mga kigalalang pillars ng end time. Ako po ay nagkasama nila sa mga misyon, mga malalaking tao na kilala. At all of a sudden, boom! Nagkawatak-watak. Bakit? And any reason sa kanila na yun. Pero makita natin, huwag tayong mangampante. Sa dami natin ngayon, baka sa susunod, kakunti na tayo. Why? Kasi buhay pa yung demonyo. At naniniwala tayo na sabi nga, wala sa labas, hindi sa loob. At doon sumasakay sa mga bagay na maliliit lang, pero nagiging sanhi upang tayo ay magkawatak-watak. That's why, ang restoration, sabi ni Brother Branham, magsisimula sa fellowship. Fellowship saan? Hindi chismisan. Fellowship in the Word. Amen. Hallelujah. Sa pangalawa, yan yung doctrine na defoso. Kailangan may balik tayo sa tamang paunawa, sa tamang pagtuturo ng tunay na turo ni Kristo at ng salita ng Diyos. At ang pangatlo ay ang pure Word. Wala na tayong libadora siguro, no? Sa church. Wala na siguro tayong palabok na kung dati ay tayo sa denomination, ang daming mga pasikot-sikot. Pero ngayon, direkta na tayo bilang pure word. But now, sabi doon, kailangan ng mature na kaisipan para mauwi tayo sa banal na pag-ibig. Kasi without that perfect stature, hindi mo maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi niya sa John chapter 17 verse 3, ang buhay na walang hanggan ay makilala ang tunay at nag-iisang Diyos at si Jesu Cristo na siyang ipinadala sa atin. So, ipinadala ang Diyos, ng Diyos si Jesu Cristo because of love. And that is unity. Ngayon, ang ating pangalan sa Cristo, hindi nasa laman, kundi nasaan yung salita o banal na Espiritu. The same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit na siya magkakaisa sa atin at siya din magdadala sa atin sa langit. Amen? Kaya sabi dito, magbabasa na ako, isa lang po ito, natatapos na ako. Sa quote ng prophet, sa no 1953, why am I a holy roller? Stanza 68, sabi niya, beloved, wala. So, para bilis, ano, 1953, why ang holy roller? Sabi na doon, kailangan may balik tayo sa unang, sa restoration, kailangan ma-restore yung unang ulan sa atin, sa kasalukuyan. Kasi kailangan muna natin magkaroon ng tinatawag na unity in the Spirit. Ikaw mismo, ikaw at ako, kinakailangan magkaroon ka muna ng unawa
at relasyon sa Espiritu Santo. Upang sa ganun, kapag tayo na ay pinagkakaisa, isang Espiritu na tayo lahat. Isang pag-ibig, isang unawa. Yun po ang mauuwian. Kaya tayo ay kailangan pang mag-aral, kailangan pang magkakaroon ng mga ganitong bagay upang mapunuan ang bawat isa, upang marating natin ang mataas na unawa ng pagkakilala natin kay Kristo. Kaya, konting tiyaga na lang na kapatid. Salamat po. Salamat sa Pradyo Radio.